this is world class. Kung maniningil ako sa training na to, 50 mil ang isa. Doon ang Biblia. Yun ang value ng training na ibibigay ko sa inyo. At ang pakaswerte nyo kasi pamasahe lang ang dilabas nyo. Kasi facility, sagot ng OPI, pagkain, sagot ng OPI, the knowledge and wisdom, sagot ng OPI. Yes! Kaya we make sure na yung mga bibigyan namin ng training na to ay nagbigay ng initial commitment. Initial commitment means pinasa niya yung exam. Except dun sa mga malalayo, medyo ang kapalit nun, malaki ang inyong pamasahe. Kasi from Cebu pa eh. Ha? Yung iba naman, ito si ano, OSP na, ngayon lang naka-attend. Kaya required talaga yun, whatever it takes. So, yun talaga. So talaga sinala namin, hindi pwede yung dahil gusto mo lang, nayaya ka lang. Kailangan, we will make sure, kasi we are so committed to you. Lalo na ako, I'm so committed na matuto kayo maging kayong magaling na leader. And I will make sure, after this training, magagaling kayo na leader lahat. Yan ang may gagaranti ko sa inyo. Lalo na kapag in-apply nyo. Kasi yung mga, didiscuss ko ng mga principles na ibibigay ko sa 3 days na training natin ay matitindi. These are universal principles ng leadership. Ang leadership kasi, mga kaibigan, hindi ito yung tinuturo sa school. Siguro 1% lang ng mga university sa mundo ang nagtuturo ng leadership. Hindi ko tinuturo sa school lang. Meron ba kayo alam na kurso about leadership? Meron ba kayo alam na course about leadership? Wala, di ba? Subject about leadership, wala. Never siya tinuro. Nakakapagtaka kung bakit hindi ito tinuturo sa school. Eh, napakahalaga nito. At ang leadership, ito yung isang bagay na talaga magpapayaman sa'yo. Ang knowledge and wisdom na matutunan nyo these 3 days ay ma-apply nyo hindi lang sa OPI, kundi sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. If you're a pastor, you badly need this training. If you're a politician, you need this training. Ha? Kung ikaw ay magtatayo ng isang malaking business, kailangan mo to. Mas lalo na sa ating negosyo dito sa OPI. Kailangan mo ito. Kung ikaw naman ay isang housewife, sa bahay, kailangan mo din to. Kung ikaw ay lahat. Universal, mga kaibigan. Even criminal ka. Kung gusto mong maging drug lord, bagang araw, kailangan mo to. So, this is so important. Itong 3 days na gagawin natin, I will be memorable to you. This is one of the most important 3 days of your life. Kasi this will change your life forever. Pinag-aralan ko ang leadership for many, many years. At habang tumatagal, nakikita ko ang leadership clear as crystal. Kaya maswerte yung mga latest batch 7 kayo. Maswerte kayo kasi I improve myself. Unlike nung unang batch ng leadership training, medyo hindi pa gaanong furnace. Pero ngayon, almost clear as crystal to me. Meron akong isang topic mamaya, pangalawa sa mamayang hapon. Mamayang hapon ba? Basta second topic natin, na kung saan, that is my brand new topic. At kayo ang muna makakadinig. Napakaganda. Makikita nyo ang leadership clear as crystal. Kasi yung iba, hindi nila naiintindihan ang leadership. Sige nga, tanongin ko kayo, sagutin nyo ang tanong na yan, what is leadership?
Anyone? Yes. Leadership is what? Explain more. Or guide one word or another. O sige, yan na. Yan ang pagkakaintindi mo. O sige. Siya nga pala, sino din si Florenia? Sino din si Florenia? Ay, daw. Congrats sa'yo ko yung ayos sa exam. Sino dito si ano? Ay, wala pala. Bagsak eh. Yes? How to handle people. Okay? Sige, sino pa? People in one direction. In one direction. Okay? Motivate. Motivation. Yes, sort of. Actually, nasa akin yung tamang sagot. Yung pinaka, kumbaga sa bullseye, ha? Ang mga sagot nyo, nandito, but I have the target answer. Sige, pero bago ko sabihin yan, gusto ko madinig ano ang inyong pagkakaintindi about leadership. Pwedeng one word, pwedeng synonym. Yes. To inspire your group and then other. Inspiration. Sort of. Ang sinasabi ko yung exact meaning. And I don't expect na alam niyo sa sagot. That's why I'm asking it. Kasi pag ako nagtatanong, hindi ako nagtatanong nang alam ko na alam niyo sa sagot. When I ask question, I make sure na hindi niyo alam. At ako din sasagot para malaman mo. See? You don't know the answer. You don't know what is... Sige, habol natin, Zeta. To reach your... Your goal in life. Christine, malamang alam mo ang sagot kasi sinamahan mo ang anak mo last time. Yung upiang, batch 6. O sige, for the benefit of the doubt, tell me the answer. Yes. Kaya niya nalaman kasi nandito siya last training. Pero palakpak na rin natin dahil natandaan niyo. That is the exact meaning of leadership. It's influence, mga kaibigan. Influence. Leadership, the true measure of leadership is influence. Nothing more, nothing less. Yan siya. That is leadership. Akala kasi ng iba, leadership is ang leader daw is equivalent to a manager. No. Ang trabaho kasi ng manager, i-maintain ang system. I-maintain ang process. Ang trabaho ng leader, i-lead ang people. Yung iba naman, ang sabi, ang leadership daw ay position. No. Actually, mamaya, i-discuss ko sa inyo
nasa level ng leadership, position ng pinakamababa sa tao. Yung iba, ang sabi, ang leadership daw, pag ikaw ay pioneer, ibig sabihin, pag ikaw ang lagi na sa unahan, no! Maraming leader, sa mga susunod na topic, discuss ko sa inyo, maraming leader sa mundo, nasa likod ng tabing. Hindi sila frontliner. Hindi sila nasa harapan. Because leadership is influence. Ano pa? Yung iba, sinasabi, leadership is so, ito ang sabi. True leadership cannot be awarded, appointed, or assigned. Stop muna tayo dyan. Kasi ang ituturo mo sa inyo na leadership ay yung limang level of leadership. Kasi baka kasi ang pagkakaalam nyo, ang leadership ay isang level lang. No, meron siyang limang levels. Kaya ang leadership ay very tricky. Nakakalito siya. Ha? Ang sabi dito, true leadership cannot be awarded, appointed, or assigned. Hindi yan ina-award sa'yo. Hindi ko pwedeng sabihin, Dennis, mula ngayon, ikaw na ang leader. Okay, listen. People, si Dennis na ang leader nyo ngayon. Ngayon, ano ang reaction nyo? Ha? Maraming questions sa inyo. Bakit naging leader yan? O, diba? Hindi siya ma-appoint, hindi siya ma-assign. It comes only, ha? Only, oh, from influence. And cannot be mandated. It must be earned. This is the most important thing na kailangan niyo matutunan ngayon pa lang sa umpisa ng ating training. Na ang influence ay inner-earned. Sir Eman, anong ibig sabihin niyan? Listen very carefully. Kasi this is it. Halimbawa, ako, huwag na lang ako, somebody here. Halimbawa si Ryan. Sabi ni Ryan sa inyo, "Oy, kayo dyan! Respetuhin niyo ako! Ako ay inyong leader!" Kayo, i-respeto niyo ba siya? Maaaring gumamit siya ng dahas. Pananakot. Siyempre susunod ka. Pero, hindi mo ma-earn hindi mo ma-earn ang influence by forcing people. Kasi influence is, this is something honest. Something deep in your heart na susundin mo yung isang tao dahil willing ka talagang sundin at gusto mo siyang sundin at you are sold out na you will going to follow that person. Ito yung influence eh. Pero yung utusan ka, yes, sa harapan mo, pwede silang mag-yes sa'yo. Pero pag nakatalikod, umurahin ka, gago ka pala. Pagyo. Minumura ka, P.I. Pagharap, yes, sir! Ang boss, sir! Ang galing niya, sir! Gago, pangit. See? At hindi mo pwedeng puwersahin ng isang tao, "Uy, irespeto mo ako!" You have to earn. Paghihirapan mo. Ngayon, ito yung example. Dennis, dito ka nga sa ato. Kung ito si Dennis, halimbawa, ako yung leader niya, hindi niya ako nirespeto. Ha? Yung bang
pag may inutos ako, simpleng utos lang. Pasuyo naman. Ayoko, bahala ka. Something like that. Pag sinabi ko, Dennis, di ba binabastos ako, ganyan. Anong pwede kong gawin as a leader? Sa kanya. Yes. Wala akong magagawa. Kasi, I have to earn my respect. Kailangan gumawa ako ng paraan na irerespeto niya ako nang hindi ko siya pa-persent. I will allow him. Kung hindi niya ako nirespeto, kung binabastos niya ako, walang problema sa kanya. Oh my goodness, importante yun. Ulitin ko ha. Pag hindi niya ako nirespeto, walang problema sa kanya. Ang problema na sa akin. So I have to do something. Mag-isip ako na kung saan inirespeto ako ng taong to. Once na ginawa mo yun, you gain your influence. Hindi yung ayaw mo, tanggal ka. Yun ang mga mahihina ang leadership eh. Dahil hindi nila ma-influensyaan yung tao, gagamit ng pwersa. See? Thank you, Dennis. Salamat. This is the heart of leadership, mga kaibigan. This is the perfect definition. It comes only from influence and cannot be mandated. Hindi mo siya mag-pwersa. Pag-aralan mo, pagsikapan mo na irespeto ka ng ibang tao, it must be earned. At hindi yan madali, mga kaibigan, hindi yan madali. Alam niyo sa ating negosyo, mas kailangan mo talaga ang leadership dito. Kasi, ang ating pangalawang asset na pinaka-importante sa iyo sa negosyo natin ay tao. Pag wala kang tao, wala kang pera. At dahil, kasi yung ibang negosyo, minsan ang empleyado mo, 10 lang, 5 lang, sabihin, yan lang ang ililid mo. Ibig sabihin, kahit mababang level ng leadership ang kailangan mo, okay na dyan. Pero in our business, in our industry, you are not going to lead 10 people. You are not going to lead 100 people. You are not going to lead thousands of people. You are going to lead millions of people. That is why you badly need this training. Kasi tao ang ililid mo. Kung ang ililid mo lang, 5 tao, 10 tao, kahit mababang level lang ng leadership ang kailangan mo, okay na din. Ito yung 5 levels ng leadership na sinasabi ko. Itong 5 levels of leadership ay isang libro ito. Ang author ay si John Maxwell. Isang libro ito, ganyan kakapal, oh. So for 30 minutes, i-discuss ko sa inyo ang libro ng Very Clear. Kahit hindi nyo nabasahin. Pakilala ko lang sa inyo si John Maxwell. Si John Maxwell ang tinatawag na the father of leadership. In my opinion. Kung pupunta kayo ng National Bookstore, kasi hindi kompleto yung National Book, yung mga libro ni John Maxwell. Si John Maxwell, mga kaibigan, nag-aral siya, pinag-aralan niya ang leadership for almost 40 years. 40 years. Pinag-aralan niya ang leadership at sumulat siya ng almost 80 books. Alam niyo ba, ano ang mga topic niya dun sa 80 libro na sinulat niya? Leadership. Oh my goodness.
masasak ka eh. Gaano ba kalawang itong topic na to para ang isang tao magsulat ng 80 libro about this leadership at isa tong libro na to. Oh my goodness, that is so huge. Actually, hindi ko pa nabasa yung 80 books na 40. And that is, I think it's enough. Kasi yung mente na bela mo dito sa Pilipinas, nasa abroad. John Maxwell, mga kapatid. Basta sa leadership, siya yung aking mentor. Kaya halos lahat ng mga 50% ng ibibigay ko sa inyo, I am kay John Maxwell. 50% from my experience. Okay, what are the levels of leadership? The 5 levels of leadership. Number 1 is the position level. Ang sabi ni John Maxwell, position level, people follow you because they have to. Ano yan sa Tagalog? I-explain nga. Sino pwede mag-explain? People follow because they have to. Yes. Very good. Ibig sabihin, itong level na to, susundin ka ng iyong mga follower dahil wala silang choice, kundi sundin ka. You have positional leadership. You are the boss. Sa employment, ito yun eh. Kaya nga, di ba, sayo sa inyo, kapag ikaw ay nagtayo ng isang negosyo at 10 lang ang tao mo or 5 lang, kahit ito lang ang pag-aralan mo, okay na. Kasi position leadership ang maa-apply mo dyan. Kasi ikaw ang boss eh. They don't have a choice. They have to follow you whether they want your leadership or not. Kahit ikaw pa ang pinakamagaling, o kahit ikaw, kahit ayaw nila, o gusto nila, wala silang magagawa, kundi sundin ka. At ito ang nakakalungkot, mga kaibigan. Lalo na sa mundo ng politika. Ang position level ang pinag-aagawan ng mga tao. Kapag ikaw ay walang alam sa leadership, iisipin mo na ang pagkakaroon ng posisyon ng pinakamataas na posisyon na pwede mong marating. Actually, iyan ang pinakapulelat sa lahat. Iyan ang tae. Walang kwenta. Pangbobo. Pangtanga. Kulelan sa lahat. At ang nakakatawa, nagpapatayan ng mga tao para dyan. Nagsisiraan para dyan. Position. If you are in position leadership, you have zero influence. Sir Eman, kung i-apply natin sa ating negosyo dito sa OPI, saan natin may i-apply yan? Ibig sabihin niyan, ikaw ang upline. Kasi, bakit naging upline, ikaw pa siyang nauna sa posisyon. Pero hindi porkit ikaw ang nauna sa posisyon, ikaw ang upline, ikaw na ang leader. Yun ang isang example. Kaya minsan,
mas magaling mag-lead ang downlines kaysa upline. Ngayon, sinasabi ng upline, ako dapat leader! Ako nauna eh! Tamo? Di ba kalagi dito? Di ba kayo kong pioneer? You're the leader. Pangalawa, permission level. Ito yung level na kung saan ang level na to is so-called the level of relationships. Sabi dito, people follow you because they want to follow you. Yeah, medyo maganda yan. Ibig sabihin, sinusunod ka ng tao, ng mga tao, dahil gusto kanilang sundin. And I suggest, and I encourage you na sana marating nyo man lang kahit itong pangalawa. Masaya na ako niyan, marating mo lang itong pangalawang level. Na kung saan, susundin ka ng tao dahil gusto nilang sundin ka. Oh my goodness. Paano mo ma-earn yan? Through relationships. Good relationships. Ang sabi dito, they believe in you. They trust you. May iniwala sila sa iyo. They don't have to, but they want to follow you. Ito yung kahit pinagtatabuhin mo ng hindi mo ko kailangan sundin. No. Pinagsisiksikan nilang kailangan sabihin. Mangyayari yan kapag meron kang relationship, good relationship sa tao. Siya nga pala, habang ikaw ay umaakyat sa level na to, hindi mo iniiwan ang unang level. Ha? So, kahit na ikaw ay nandito sa level na to, nandito ka pa rin sa posisyon. So, something like that. Kaso, ang problema dito, lalo na sa ating negosyo, maaaring yung mga downlines mo, meron kang counting influence. At narating mo ang permission level. Kasi maganda ang pakikitungo mo sa kanila. Maganda ang inyong relationship. Pero hindi ito, this is not enough para ikaw ay magkaroon ng financial freedom dito. Hindi porket marating mo to, magiging millionaire ka na. No. Why? Kasi kailangan mo ng pangatlong level. Ang tinatawag na production level. Dito naman sa production level, ang keyword dito is the level of results. Inuulit ko, pag ikaw ay umakyat, hindi mo iniiwan to. Meron ka pa rin magandang relationship. Pampagkakaiba mo dito, yes, you have good relationship with your people. Ang pagkakaiba dito, meron kang resulta. Kaya kapag dito ka lang, yes, may respeto sila sa'yo, pero parehas kayo, walang pera. Kapag ganyan eh. Sure nga, I'm leading people. So far, may income na? Wala pa. Kasi magkakasama lang kayo, magkakasundo lang kayo eh. It's not enough. Tataas ang iyong influence. Tandaan nyo ha, habang tumataas ka ng level, ang level ng influence mo, tumataas din. Sumasabay din.
dito sa production level, people follow you because of what you have done for the organization. Or in short, because of your accomplishments. Last time, si Nelson Obal, kaya rin si Nelson Obal? Yes! Kapartner yun ng OPI, 65 years old. Ibig sabihin, kahit ikaw ay 64 years old na, okay lang yan. Kapartner nga natin, 65 years old eh. Senior citizen. Si Nelson Obal, mga kaibigan, hindi siya magaling na speaker. Alam niyo ba, first time niya na inassign ko siya na mag-speak dito ng Hapod Day Thursday. Ang Hapod Day Thursday ay pangalawa yan sa SLD. Pag ikaw ay inassign ko sa SLD, ibig sabihin bigating ka ng speaker. Si Nelson Obal, hindi siya magaling speaker, pero inassign ko sa bigating audience. Maraming audience yun. Pero bakit ko nilagay si Nelson Obal? Hindi ko tinitingnan yung galing niya sa pag-speak. It is the result na nakuha niya. Matinding power yun. Kaya nga sa leadership, kung kayo ay naka-attend na leadership training, tinuturo ko sa leadership na kailangan mag-set ka ng authority. Kasi ang tao, kahit na hindi ka ganong magaling magsalita at ikaw ay may authority, bawat words na binibitawan mo, pinapakinggan nila. Naalala ko si Pope John Paul nung bumunta dito. Imagine, yung mga Catholic dati, tutok lang tutok sa TV. Si Pope John Paul, pag nagsasalita, napaka-boring. Ang bagay na, tapos di mo pa alam kung nag-aral ng elementary sa reading. Pangalawa, hindi mo maintindihan kasi Italian. Pero ang mata ng mga Pilipino, nakatuto kasi may subtitle. My point is, nakikinig sila hindi dahil sa magaling yung speaker, kundi may full of authority na sa salita. So yun yung akin. That is why itong level na to, pag narating nyo, yung nagkaroon kayo ng result, accomplishment, yung level ng authority nyo, ng influence nyo tumataas. Ang tao naniniwala sa inyo agad. Sumusunod. Lahat ang sabihin mo, sinusunod. Bakit? You've been there and done that. Ito. This is where success is sensed by most people. They like you and what you are doing. Problems are fixed with very little effort because of momentum. May mga notes, ano? Dito, ang note dito. People follow you beyond your stated authority. This level allows work to be fun. So, masasaya lang kayo. Magkakasama kayo, masasaya. Pero wala kayong mga pera. Maraming ganyan. Yung puro banting-banting. Boom, boom, boom. Kinalangin na yun. Walang pera. Ito yun. Ito naman, ito ang maganda. Kasi, pag narating nyo ito, itong production level, napakasaya nito. Pag narating nyo yung production level, kahit lahat ng problema, madaling solusyonan. Ha? Yes! Madaling solusyonan. Ang sabi dyan ni John Maxwell, because of momentum. Ang sabi dyan, siya nga pala, magbibitaw ako ng mga principles sa inyo. And I want you to write. Ha? Wala yan dito. Kadalasan ng mga mahalagang sinasabi ko, sinusulat ko dito. Wala dyan.
Sabi ni Maxwell, yung tinatawag na the law of momentum. Ang sabi sa the law of momentum, momentum is leader's best friend. Yan, yan ang sabi niya. Sir Aaron, ano ibig sabihin niyan? Momentum is leader's best friend. Bibigyan ko kayo ng senaryo, mga kaibigan. Halimbawa, ito ay isang trend. Ha? Trend niya, trend. Sabihin natin ito yung trend na yung sinauna pa. Halimbawa, tumatakbo ang trend ng 120 kilometers per hour. Napakabilis niyan. Ha? Para sa isang trend. Super tulip, parang bullet train na natin. Alam niyo ba na kahit merong isang sasakyan na nakaharang dyan, pag may isang sasakyan na nakaharang dyan sa riles, pag nadaanan ng tren na tumatakbo ng 100 km per hour, titilapon niya. Titilapon. Why? Grabe ang momentum ng tren. And this car signifies problems. Yung mga, kasi sa leadership, mga kaibigan, maraming mga problema ang mag-a-arise. Kapag ang isang leader ay merong resulta, ha? Ibig sabihin, meron siyang momentum. Yung mga maliit na problema, malaking problema, wala yan. Titilapong lahat yan. Ito naman yung opposite. Pero, kapag ang isang trend ay walang momentum, halimbawa yung kalalabas, yung kaumpisa lang, kai-start lang, yung ang takbo ay two, ganun pa lang, kasi simula pa lang. Kahit lagyan mo lang ng maliit na bato dito, hindi ata rin. Hindi na anda. Balik na ba ito? Hindi makakanda. Yun yung sinasabi ko. Maliit na problema ito, ha? Ano itong problema ito? Wala kang pamasahin. Gutom ka. Ang laki ng problema mo. Nakapa, Diyos ko! Wala kang bayad sa kuryente. Mga ganon. Maliliit na problema. Pero parang ang hirap na para sa'yo. Magpopol ka lang dito. Yes, maganda nga yung relationship mo with your people. Pero yung mga maliliit na problema, hindi mo kaya solusyonan. As a leader. Kasi wala kang momentum. Kaya totoo, sa leadership talaga, para umangat ka from permission level, kailangan meron ka result. Sabi ni John Maxwell, momentum is leader's best friend. Kapag ikaw ay merong momentum, lahat ng klase ng problema, madali lang. Madali ang solusyon na. Kasi ito ang totoo, mga kaibigan. Alam niyo, tulad na, example, pera. Pera. Alam niyo ba ang pera ay napaka-importante. Ang pera ay napaka-importante sa mga walang pera. Ulitin ko. Ang pera ay napaka-importante pag ikaw ay walang pera. Napaka-importante. Kasi wala kang pera eh. Pero pag may pera ka,
Hindi importante sa'yo yan. Hindi nang iniisip mo. Iba ang problema mo. Iba ang concern mo. Katulad ni na Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, mga billionaire yan, hindi nila may problema ang pera. Hindi mahalaga ang pera sa kanila. Ang pera sa kanila parang hangin na lang. Anywhere, pwede lang inhale. Hindi nila may problema. So something like that. Pero pag ikaw ay walang pera, napaka-importante nga. Kaya kapag ikaw ay walang pera, yung maliit na problema, parang pinapalaki mo. See? Pero, production level is not enough. May mas mataas pa na level dyan. Yung iba, akala nila, ito na ang pinakamataas. Lalo na pag ikaw ay rockstar, ha? Yung vocalista ng banda, yung sikat na sikat. Grabe ang influence nila kasi may resulta, popular. Akala nila, yun na yung highest peak. We have results and everything. Yung mga artista na mga sikat, akala nila yun na yung peak na leadership. Ang hindi nila alam, meron pang mas mataas. Ito ang tinatawag na people development level. Ang keyword dyan, the level of reproduction. In-emphasize ko yung re. Kasi ito, the level of production. Ito, reproduction. Oh my goodness. Mga kaibigan. Ito yung level na kung saan wala ka nang dapat ipatunayan sa sarili mo kasi na-reach mo na ang pinnacle ng result sa buhay. Ha? You are so secure. Hindi ka na nangangamba. Stable na stable ka na sa pera, sa skills, sa wisdom, sa knowledge, and everything. Pero not enough yun. Kailangan marating mo to. At mararating mo to kapag i-reproduce mo ang sarili mo. Kailangan mag-duplicate ka. Kung gusto mo maging milyonaryo sa OPI, maging super successful sa OPI, at least marating mo ang number 4. Kahit wag mo na ratingin yung number 5. Number 4 na lang, pwede na. Kasi, kapag narating mo to, dito nalalabas yung tinatawag na leveraging. Ayan na yan, mga kaibigan. Ano, Sir Aman, anong kinalaman ng mga leadership levels na yan sa aking kaperahan? Oh my goodness, ang laki. Halimbawa itong position, permission, production, people development. Habang tumataas ang iyong level ng leadership, kapantay nga ng pagtaas ng kaperaman mo. Yan yan, mga kaibigan. Tumataas din ang kaperahan. Nag-leverage ka na. Ang sabi kasi dito, people follow you because of what you have done for them. Oh my goodness. Tandaan niyo itong mga to kasi itong principle na to, hanggang sa kahuli-huli ang topic natin, applicable yan. This time, hindi na ikaw ang ginusto mo na magkaroon ng resulta. This time, in-extend mo na ang sarili mo sa ibang tao. Kung gaano ka kagaling, ninais mo intentionally
na maging kasing galing mo ang iba. Alam niyo ba ang ating OPI Golden Rule? Sino nakakaalam ng OPI Golden Rule? Ano? Golden Rule yun sa Bible. Ang sabi ko, OPI Golden Rule. Dalawa, ang OPI Golden Rule. Ang daan yan. Nasa ano to eh, may videos ako. Siya nga pala, lahat kayo dito, I encourage you na mag-subscribe sa ating YouTube. Meron akong channel sa YouTube. Itatake nyo lang, Eman Carganilla. Ha? Punta ka sa YouTube, Eman Carganilla. Meron akong 155 videos dyan. Lahat ng mga trainings ng OPI nandyan. Ito lang ang pwede kong maitulong sa mga opinion, lalo sa mga malalayang lugar. Na-miss mo man yung training, lahat naka-video. Even this training, yung mga hindi naka-attend, they can watch this in YouTube. Eman Carganilla, meron akong almost 155 videos ngayon. Pang 156 yung i-upload natin. Mag-subscribe ka dyan. Okay? At yung OPI Golden Rule, nasa YouTube din yun. Video sanapin mo, OPI Golden Rule. Isa sa pinaka-old ko na video yun. Siguro pangalawa kong video yun na ginawa. Ang OPI Golden Rule, ito ang sabi. Number one. Actually, it's a question. Gusto mo ba lumaki ang network mo? Yan, yan ang tanong. Gusto mo bang lumaki ang network mo? Ito, pag sabi mong yes, ito ang kalugtong. Huwag kang mag-recruit. That's a golden one. Tarema, ba't ganyan? Akala ko ba gusto mong lumaki ang network ko? Pero sasabihin mo, huwag kang mag-recruit. Huwag kang mag-recruit. Hindi pa tatapos. Mag-sponsor ka. So, Eman, eh, words lang yun ah. Almost parehas lang yung mag-sponsor at mag-recruit. Hindi ba mo lang yung wording? Mga kaibigan, magkaiba yan. Ang ibig sabihin ng recruit, i-invite mo siya sa OPI. Ang ibig sabihin ng sponsor, para maintindihan mo ang deep meaning ng sponsor, Tagalogin mo. Para mas maintindihan mo. What is the Tagalog of sponsor? Pag lalaki ka, Nino. Pag babae ka, Nina. Tingnan nyo, mas malawak ang Tagalog sa English. Ang Tagalog, you. Ang Tagalog, ikaw. Sa English, ang Tagalog, sa English, meron pang her. Her or him. Sa Tagalog, you. Ganun. Pero sa sponsor, sa Tagalog niya, ninong. Pag lalaki, nina. Ibig sabihin nito, pangalawang magulang. Second parent. So, dito pa lang, makikita mo na bakit natin sinabi na huwag kang mag-recruit, mag-sponsor ka. Kasi ganito ang ginagawa ng karamihan. Nagre-recruit, tapos pinapabayaan. Recruit, hanap ulit tayo ba? Recruit, hanap ulit tayo ba? Recruit, hanap ulit tayo ba? Pag yun ang ginawa mo, medyo nagkamali ka ng pinaso na industry. Dapat ang pinaso mo, recruitment agency. Ganun sa recruitment agency. Recruit, o sige, lipat ka na. Recruit, o lipat ka na. Recruit, lipat ka na.
sponsor ang tawag. Tatayo ka na pangalawang magulang. Ibig sabihin, mamahalin mo ang iyong mga downlines na patulad ng iyong mga anak. That's the golden rule. Yung iba sa inyo, ngayon lang nalaman niya. Golden rule natin, ngayon lang nalaman. Unang taon pa lang ng OPI, diniscuss ko na yan. Ito yung pangalawang golden rule. Ito yung pangalawa. Gusto mo bang yumama? Question niya? Ito ang sagot. Huwag ka magpayaman. Muna. May muna eh. Gusto mo ba yung aman sa OPI? Ito ang sagot. Huwag ka magpayaman. Muna. Payamanin mo muna. Muna ang iyong downlines. O ang iyong mga downlines. Lalo na ang iyong mga directs. Direct leader. Mga leader mo. Sila muna ang payamanin mo. Ang ginagawa kasi ng iba, ay bahala ka. Basta ako, yayaman ako muna. Ako muna yayaman. Oh my goodness. Kabubuhan yun. Alam mo ba? Halimbawa, ikaw ito. This is you. Ito yung dalawang downlines. Directs mo. Hanggat ang downline mo na ito ay pulubi, hanggat ang downline mo na ito ay mahirap, ikaw, kapus palad. Kaya ang gagawin mo, payamanin mo to. Encourage mo nang umatend ng training. Kung marunong ka naman mag-training, ikaw na mag-train. Ha? Sikapin mo na matuto siya. Ituro mo lahat ng gusto mo, nalalaman mo, i-share mo. Ito din. Payamanin mo yan. Kailangan lumaman siya. Maging milyonaryo siya. Kasi pag ito naging milyonaryo, ito naging milyonaryo, ikaw milyonaryo, mga kaibigan. That's our second golden rule. Yung iba kasi, kaya yung industry natin, mga kaibigan, ibang-iba sa tinatawag na corporate world. Sa corporate world, ganito ang corporate world. Halimbawa, ikaw ang manager. Ito ang assistant manager. Sabi ng presidente, ikaw manager, turuan mo ang assistant manager. Ha? Turuan mo siya, i-train mo. Ikaw, hindi mo ituturo lahat sa assistant. Bakit hindi mo ituturo? Kasi iisipin mo, kapag tinuruan mo ito ng lahat at gumaling ito, baka mas ma-promote pa sa akin. Kaya ang gagawin ko, kapilanggot lang ituturo ko, minsan mamalihan ko pa at tatatsakan ko pa para ako lagi nasa taas. Ganyan sa corporate world. Sa ating negosyo, kabalik na lang. Ibigay mo lahat sa iyong damay. Anyway, wala namang mawawala sa iyo eh. Ang isang kandila, pag nagbigay ng liwanag sa 10 kandila, mababawasan ba ang liwanag niya? Hindi. Hindi kabawasan niya. Ganun yung mga taki eh. Ay, ayoko magbigay sa iyo kasi mawawalan ako. Yung ba tinuturo ko sa iyo, mawawala sa akin? Bawa yung knowledge ko, binigay ko sa iyo, mawawala na sa akin? Hindi! Actually, sabi ng mga psychologists, this is the truth. Kapag tinuturo mo ang isang bagay, mas lalong nakiretain niya sa utak mo. Alam niyo itong mga training na to? This is my training 5 years ago. Wala na akong notes dyan.
unlike nung aking first training, talaga may mga notes ako, nag-ano ko may notes, pero nasa puso at isip ko na yan eh. Kahit tulog ako, kaya ko mag-present yan. Kung gusto nyo matutunan talaga, ituro nyo. Makarating kayo sa people development. Ang concern nyo, hindi na sa sarili nyo. Kasi this time, pinaghandaan mo ang sarili mo dito eh. Para gumaling ka ng gumaling. This time, ang focus mo na dito, ibang tao na hindi na ikaw. At yun ang ating golden rule. Kung narating mo yan, oh my goodness. Oh my goodness. Sobrang taas ng influence mo. Grabe ang respect ng ibang tao sa iyo. Ito, kahit dito sa OPI, halimbawa isang sundalo, sa army kasi, positional yung kadalasan eh. Kahit na buwisit ka sa commander, wala akong magawa kundi sumunod eh. Pero kapag yung isang general nakarating sa ganitong position, halimbawa, meron ako, may isang general, ako yung kanyang masababa sa kanya, kapag merong ibinatong granada kay general, sasaluhin ko eh. Para hindi siya mamatay. Ganon kalalim ang influence na ibibigay mo pag na, sa ibang tao pag narating mo ang position na ito. Mamahalin ka rin. Kasi dito, people follow because of you, of what you have done for them. What's in it for them? So ang focus mo sila. This is where long-range growth occurs. Your commitment to developing leaders will ensure ongoing growth to the organization and to people. Do whatever you can to achieve and stay on this level. Manatili ka. Okay? Kahit man lang yan, marating mo. Pero, hindi pa dyan natatapos. At ito talaga ang pinakamataas sa lahat. Wala nang tataas dito, ito na yun. Wala nang paanin. Ang nakasulat dyan sa inyo is what? Pinnacle. Ang nakasulat dito ay personal. Para sa kanya. Madaling tandaan yan kasi lahat nagsisimula sa letter P. Diba? For position, permission, production, people development, personhood, or pinnacle. Dito na naman sa personhood, mga kaibigan. Ang tawag na dito ay the level of respect. Ito na yung time, na kung, ito na yung level na kung saan. Ito lang sinabi ko, pag narating mo itong level na to, hindi mo iiwan itong mga level sa baba. Pagdating mo ang personhood, nasa permission level ka pa rin. Maganda ang relationship mo with people. Meron kang resulta na reproduce mo ang sarili mo sa iba. Pag ito nagawa mong tatlo, automatic, madadala ka dyan. Ganun yun. Pag nagawa mo itong tatlo, saka ka pupunta dyan. Ito kasi, people follow you. Medyo malalim na to. Because of who you are. And what you represent. Ito yung, sa ating industry, bigyan natin ng practical, ano. Ito sir, ano, tutong. Ito yung time na kung saan, ito yung, sa mga leaders, no? Halimbawa, umalis ka sa isang company. Umalis ka sa isang company. Nagsipagsunuran sila sa'yo. Kahit na kumikita sila ng malaki doon, sa'yo pa rin sumunod. Kasi they follow you because of you, ikaw mismo. Not because of the company. So third day natin, I will teach you. Yung tinatawag na thesis. Na kung saan, ang level ng commitment, wala na sa kumpanya, nasa iyo na mismo. You yourself. Yung mga sabihin, pag narating mo yung position na yan, yung mga tao mo, pag ikaw ay umalis sa isang company, magsunuran lahat yan sa iyo. Kasi they are, ang kanilang commitment, wala sa company,
Wala sa kanilang pangarap kundi na sa iyo. Oh my goodness, napakalalim niya. This step is reserved for leaders who have spent years in growing people and organization. Just a few make it to this level. O kung kailan nakapunta dyan, kaya sabi ko sa inyo, pwede hindi nyo marating yan, pwede nyo marating, okay? Kasi konti lang talaga yan. Those who are bigger than life. Ngayon ganito. Itong levels of leadership, okay, this is important. This level of leadership is relevant yan. Relevant. Ano ibig sabihin ng relevant? Siguro sa inyo, yung iba sa inyo, halimbawa, ako yung, ang tingin sa akin, nandito ako sa level na to. Kasi I'm sharing wisdom. Yung ibang tao naman, ang tingin sa akin, ito. Pero pag sumasakay ako ng elevator, pababa o pataas, ang tingin ng mga tao sa akin, ito. Ganun yun. Ibig sabihin, this is relevant. Hindi sa lahat ng tao ang tingin sa iyo personal. Maaaring mataas ang tingin mo, ang tingin ng tao sa iyo sa OPI, pero yung asawa mo ang tingin sa iyo ito. Hinang ganun eh. Dire-respeto ka sa company, pero sa pag sa bahay, uy, she's sa dudong. Matapagawa ka na ng kasama mo. Pero pag nasa labas ka, wow, sir. Ibig sabihin, this is relevant. Ganun ba yun? Ganun yun. Kaya ang sabi, mapalad ka kapag yung respeto ng tao sa labas, the same na respect na nakukuha mo sa loob ng bahay. Minsan kasi ganun eh, nirespeto ka ng ibang tao pero mga anak mo hindi ka nirespeto. Ibig sabihin, there's question in your personality. You are hypocrite. Actually, ang tunay na kulay mo makikilala pag nasa loob ng bahay, wala sa labas. Kasi puro ka plastic na pag nasa labas eh. Nasa loob ng bahay. Kaya nga yung mga mag-jowa, ang susweet nila eh. Nung kinasal, nagsasabong, nag-aaway. Kasi nagkalabasa na naman ako dati. Ganun yun. Kaya kapag ikaw ay nirespeto ng anak mo, ng asawa mo, buti na lang ako nirespeto talaga ako. Buti na lang. Pag sinabi ko, opo, opo! Ako naman, pag sinabi, parang si Jordan dati, sinisigawan na asawa niya. Ang sigaw na, ilang gatang! Nagsasahin pa lang. So yan mga kailangan, this is relevant. Pero okay lang yan, kaysa bahay naman, at least dito sa OPI, at least tumaas man lang ang iyong level of influence. Okay, so naiintindihan nyo ba ito? Yes. Yung diniscuss ko sa inyo, isang libro yan. Dahil sa diniscuss ko na ngayon, kahit hindi na kayo mabasa ng libro, yun din ang laman nun. May mga ang nagpahaba lang doon, mga example eh. Ngayon, ito pa ang gusto kong i-share sa inyo. Ito kasi, ang maglalagay sa iyo dito, company. Hindi ikaw ang naglagay. Wala kang control. Dalawa dito ang wala kang control. Ano? Ito saka ito. Dito ang maglalagay sa iyo, company. Dito ang maglalagay sa iyo, tao. Tao ang maglalagay sa iyo dito. Dito, company. Eh dito, ikaw ang maglalagay sa sarili mo. This is your effort. Ito ang paghihirapan mo, itong tatlong level na ito.
ang mabuting pakikitungo sa kapwa, pagkakaroon ng resulta, at pagtulong sa kapwa by reproduction. Ito ang paghihirapan mo. Once ito nagawa mo, people will bring you here. Ano ang palatandaan na ikaw ay nandito na sa level? Isang palatandaan, ha? Very obvious. Kapag tinawag ka at nag-speak ka sa harap, ang mga tao ay tumatayo. Standing ovation. It means their level of influence, their level of respect, masyado mataas. Yung bang not enough for this person na pumalakpak ka lang na nakaupo, you have to stand. Yun yun. Ako, mula nang tinuro ko yun, yung mga MC, tayo ko, tayo ko! Sabi ko, kung papatayo, yan ang mga kusa sa'yo tumayo. Ito nakakalungkot talaga. Sa mundong ginagalawa natin, ito, hindi ito nang kakandara pa lang. Diba sa posisyon? Gusto ko yan! Ako ang mayor! Ako ang governor! Ako ang presidente! Yun yung si Marcos. Hindi ako loyalist ni Marcos, no? Ilang dekada nang patay si Marcos, pero yung influence niya nandiyan pa rin sa puso ng mga tao. Kahit sinong nakaposisyon sa gobyerno, nandiyan si Cory, andiyan si Ramos, andiyan si Gloria, andiyan si Pinoy. Ang puso ng mga, lalo yung mga bansang bandang North, ang puso nila na kay Marcos pa rin. Ang kanilang, ang influence ni Marcos na sa puso nila. Patag wala ng posisyon si Marcos, nakalimbing na sa lupa. Yun ang ibig ko sabihin, mga kaibigan. Position is not influence, is not leadership. Kahit wala ka sa posisyon, ang loyalty ng mga tao nandoon sa isang tao nagbigay ng influence sa kanila. Nag-guess yun na? Yun yun, mga kaibigan. So, did you learn this morning? Yes! You never learned yet. Yan ang pinaka-last na ituturo ko ngayong umaga. Hindi pa kayo natuto. Actually, ang matututunan nyo dito sa 3 days na pag-aaral natin is just 1% of leadership. Ang ibig sabihin kasi ng learn, ay change of behavior. Ibig sabihin, ang change of behavior, may nabago sa'yo. Yung natinig mo sa akin ngayong umaga, ang sabi mo lang ganito, yun pala yun. Hindi learning ang tawag doon. Ngayon ko lang nalaman. Hindi learning ang tawag doon, mga kaibigan. Serena, anong tawag doon? Information ang tawag doon. Nalaman mo eh. Information. Learning means may nabago sa'yo. The moment na nabago ang pananaw mo sa buhay about leadership, that's the time na pwede ko sabihin, you have learned. Pero hanggat hindi mo ito ginawa, hanggat hindi nabago ang behavior mo, you have never learned. Kaya meron mga tao, tumatanda, hindi walang kinagkakatandaan. Age and experience is not enough para masabi mo na you learned. Dapat may change sa behavior. Maraming salamat sa inyong lahat.